Why did my Savior come to earth and to the humble go? Why did he choose a lowly birth? Because he loved me so. Precious life for me, because he loved me so. Why did he drink the bitter cup of sorrow, pain, and woe? Why on the cross be lifted up? Because he loved me so. He loved me, loved me so. He loved me, loved me so. He gave his precious life for me, because he loved me so. Till Jesus comes, I'll sing his praise, and then to glory go, and reign with him through endless days, because he loved me so. He loved me, loved me so. Precious life for me, because he loved me so. Magandang araw po. Welcome po sa Bible study po natin dito sa Philippines Community Christian Fellowship, where we make families Christ-centered followers. Ako po si Pastor Eric Cortez. At sa gabi pong ito, tayo po ay recorded sapagkat ang inyong lingkod ay meron pong mahalagang lakad na kailangan pong puntahan ngayong gabing ito. Subalit, sisikap po natin na hanggat maaari ay tuloy-tuloy pa rin yung ating Bible study unless talagang may mga bagay that is beyond our control. At salamat pa rin po sa mga kasama po natin ngayon sa Facebook. At kung I still encourage you to post your comments, your greetings, para alam ko rin po kung sino-sino po ang sumama sa atin sa gabi pong ito. So dahil nga po recorded ito, ay wala po muna tayong update kung ilan na po ang bilang o statistika ng COVID-19 cases sa atin. Subalit hindi po yun makakapigil sa atin na ipanalangin po ang ating bansa. So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na tunay nga ng salita ninyo'y hindi nahadlangan. At niloob pa rin po ninyo na kami po ay magkaroon pa rin ng Bible study ngayong gabing ito. Inihiling ko po, Panginoon, ang inyong karunungan at kalakasan that we may understand and apply your word. And we also take this time to pray for our country, that you heal our land. We thank you for the inspiring victory ng aming pong kababayan na si Heidelin Diaz, na nanalo po ng kauna-unahang ginto sa kasaysayan po namin sa Olympics. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for how she has inspired us to persevere to the end, kahit na po anuman po mga challenges ang pagdaanan. Salamat po, Panginoon. Ganun din po, nawa magtagumpay kami sa pandemya na to at hindi lang kami makaraos. Marami pong salamat, Panginoon.
We commit to you every detail of our Bible study tonight in Jesus' name. Amen. Amen. Gaya nga po na aking nasabi, ay nanalo po ang ating kababayan na si Heidelin Diaz ng unang gold medal natin sa Olympics. Alam nyo, naalala ko nung naka-silver, although that was not the first time, pero nung naka-silver si Onyok, that was the second time eh, sa pagkakaalala ko. Onyok Velasco sa boxing ng silver medal, eh talaga naman tontuwa na tayo noon. Di po ba? Eh ngayon, dapat matuwa tayo kasi history to. History na nanalo po siya at kilala ko yung dating conditioning coach niya, anak po ng isang pastor. At ang aking pong pagkakaalam, si Heidelin po ay isa rin pong mananampalataya. But nonetheless, ay ang buong bayan po ay nagdiriwang sa kanyang pagwawagi. At patuloy nating panalangin yung meron pa tayong mga kababayang lumalaban. Kanina lang, nabasa ko na natalo yung ating bet sa judo. So, hindi na siya makaka-gold. Sana lang makamedal pa ng bronze o silver. At meron pa tayong pag-asa daw sa boxing. No, sa boxing. Well, patuloy natin panalangin yun kasi yun ang nakapag-lift up ng spirit natin sa mga panahon ngayon na talaga namang nakakadampen ng ating spirit itong mga sitwasyon natin ngayon. Tayo'y nagpapatuloy sa pag-aaral po natin sa Exodus, Know the Law, Know the Lord. At nandito nga tayo sa Exodus chapter 34 verses 5-7. Ang sabi po rito, the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. Kapon nga tinalakay po natin na ipinakita po ng Panginoon ang kanyang glory kay Moses, no? Sinabi sa Exodus 33. At makikita po natin that what God did was to show Moses or give Moses a list of his divine attributes. Sabi nga po sa isang commentary sa The Book of Exodus, a critical theological commentary ni Brevard Childs. Ang sabi po ay, the revelation of God is in terms of His attributes rather than His appearance. And so, ibinigay po ng Panginoon kay Moses ang listahan ng tinatawag po ng perfections ng ating Panginoon. At sinabi nga po rito that the Lord is a merciful God, gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. So dito po natin makikita that the Lord gave him a definition. Kumbaga, a definition of who God is. Yan. At binigay nga niya yung kanyang covenant name, Yahweh. And explain ko nga kapon, that's the personal name of God. Yung pong Elohim at saka Adonai ay in a sense, mga generic names for God. But we can still use those names. Yung Elohim, for example, ay nababasa natin sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth, at yung Elohim po ang ginamit doon. At bagamat sinabi kong ito ay generic, dito tayo magkakaroon ng idea na sa Old Testament pa lang, binigyan na po tayo ng hint ng triunity ng ating Diyos, ng He is more than one person. Yes, there is one being of God,
there is one God, but there are three persons. Bakit po? Kasi po yung Elohim ay a uniplural name. In fact, sabi ko nga, it's generic. So, may pagkakataon, nagagamit siya to refer to false gods. Depende sa context. Kung magiging salin ay God, if it is referring to the true God, or kung it is referring to the false gods. Pero makikita nyo, gods. Doon nyo makikita na ginamit ng Bible ang uniplural name. Of course, it talks about His majesty. Kaya nga, God of Gods. Subalit, ang pinopoint pa rin natin dito ay ang pinopoint out pa rin natin dito ay doon nagbigay ng hint ng tinatawag na uniplural name of the Lord. At you have to remember this, that the name of the Lord, sabi nga po ni Philip Ryken sa kanyang aklat na Exodus Save for God's Glory, when the Bible speaks of God's name, it is always something more than simply a title. God's name stands for His entire being. It is His nature. It is who He is. Yan po yung tatandaan po natin. No, yun po ang pangalan po ng ating Panginoon. Now, at dalawang beses binanggit, the Lord. The Lord, di ba? At binibigyan din that God is our God of creation and redemption. Pero ito mabigat, no? Yung dalawang beses, di ba? Kapag yung tinawag ka dalawang beses ng magulang mo, no? Eric, alam mo na mahalaga yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. And the Lord gave the meaning of His name. Ayun nga, nakita natin kahapon, nag-start tayo sa merciful and gracious. Alam niyo po ba na ito pong description ng Panginoon dito sa Exodus 34 ay inulit po sa ilang bahagi po ng Biblia. For example, pag tiningnan po natin sa Psalm 86 verse 15. Ayan. Makikita mo na David echoed this description of God. Sabi po rito sa verse 15, but you, O Lord, Psalm 86:15, but you, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. At pag tinignan din po natin sa Joel, for example, sabi po sa Joel chapter 2 verse 13, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and He relents over disaster. So makikita natin dito na ineko ni Joel katulad ni David ang mga katangian ng Diyos na kanyang binanggit kay Moses. And then makikita rin natin ito sa Jonah chapter 4. Sa Jonah chapter 4 verse 2. At ang sabi nga ni, nagalit kasi si Jonah na tumugon ang Panginoon sa pagsisisi ng Nineveh. At ang sabi po rito, but it displeased Jonah exceedingly and he was angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding steadfast love and relenting from disaster. And so when the Jews, the Israelites were asked, how would you describe God? They would go back to Exodus chapter 34 to describe God. And we could take a note dyan na kapag tayo din tinanong kung ano o sino ang Diyos, ano ang Diyos, then gamitin po natin itong mga description ng kanyang perfection. Ang maganda po nito, for example, love is not just a concept. Love is a
sabi nga, is a person. Kaya ho, maganda na makita natin dito po sa Exodus, binanggit po yung, baga, it's not just a quality, it's somebody that we could relate. Hindi siya abstract concept, kundi concrete concept. At dito nga sa Exodus, makikita po natin ang pitong katangian ng Diyos. Hindi lamang yun ang kanyang katangian, pero ito po yung ipinahayag ng Panginoon kay Moses at that time. Nakita nga po natin yung merciful and gracious kahapon. Sabi nga, mercy is not getting what you deserve. Actually, sa ibang translation, ang translation niya ay compassionate. That God cares about our situation. At sabi nga ho sa Psalm 103 verse 13, ang sabi po, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Nakita rin po natin ang Panginoon ay gracious, merciful, and gracious. Sabi nga, instead of God giving us what we deserve, and that is justice, God gave us mercy. He did not give us what we deserve. At kadugtong doon, yung graciousness ni God, God gave us what we don't deserve. At katulad nga ng kaligtasan. Ang kaligtasan po is something that we don't deserve. Hell is what we deserve. But because of God's mercy, He sent His Son Jesus to die for our sins. And therefore, if you put your faith in the Lord, you will not get what you deserve, that is the wrath of God, yung hell, but you will get salvation. The free gift of grace. Because salvation is not based on our works, on our merit, but on God's desire to show mercy. Sabi nga ni Sister Rose kahapon, grace is unmerited favor. It's not something that we merit. It's not based on our merit. It's unmerited. No, kusang ibinibigay yan sa mga tatanggap sa ating Panginoon. Now, meron po tayong idea ng Diyos na bagamat, kumbaga po ay hindi naman mali, pero hindi ng buong katotohanan. Kasi ang akala po natin sa Diyos, yes, we read in the Bible ng Diyos ay mapagmahal. Akala po natin hindi nagagawang magalit ng Diyos. Parang kasi ang idea natin sa galit ay masama. Kaya nga, nung binanggit ng Panginoon that He is a jealous God, may mga natisod eh. Isa na po dun si Oprah Winfrey. Yun yung sikat na TV host. Kasi umaattend siya dati sa isang Baptist church. Subalit nang narinig niya na pinipreach ng pastor na God is a jealous God, nasak siya. Akala niya, insecure. God is jealous of me? Why? At nagsimula na siyang mag-drift away from her faith. Kasi maraming mga tao, hindi nila naiintindihan itong katangian na ito ng Diyos. Ang kanyang puot. The wrath of God. Na para bang, yung Diyos eh, kaya gusto natin, God is love. May mga nagkakamali pa nga eh. Sinasabi, God is love and love is God. Mali po yun. God is love, you're referring to the character of God. Okay? A being. Pag sinabi mo love is God, you are personifying an abstract concept at hindi mo sinasamba ang idea. Pag sinabi mong love is God, it is as if you are worshiping an idea. But we're not worshiping an idea. We are worshiping God. Someone we could relate to. God is not an it.
Di ba? Kaya description sa he, no? Somebody we could relate to. Eh, ang problema, we focus more on his attribute of love. Now we neglect other at the expense at the neglect of other attributes katulad ng kanyang justice. Yung wrath o pot ng Diyos, hindi to parang temper tantrum ng Diyos. Hindi po. It is about his justice. Alam mo yung feeling, halimbawa, yung feeling natin na tayo po ay, sandali, para po ipitik yung video ko. Ayusin lang natin. Yan. Halimbawa po ay yung pag pinag-usapan po yung puot ng Diyos, hindi po yan yung napikon ng Diyos. Yan. O naubusan ng pasensya ang Diyos. Nainis ang Diyos. Hindi po yun, parang emotional lang. Alam niyo yung feeling na halimbawa ay ikaw ay nanakawan ng cellphone. Halimbawa ay, alala ko nung naglalakad ako sa bandang Novaliches, naalala ko pa kung saan eh. Nasa backpack ko yung cellphone ko eh. Ang mali ko, nilagay ko doon sa outer pocket. Kasi, pag binulsa ko, eh, yung bulsa, nakasuot yata ako ng slacks noon, baka malaglag. So, naglalakad ako, hindi ko naramdaman, nabuksan na pala at nakuha yung cellphone ko. Sayang yun, maganda pa yung 3210. Isa yung sa pinakamaganda ng Nokia. Sama ng loob ko. No? Parang yung gusto mong magalit pero kanino mo bubuhos yung galit? Gusto mong pahuli pero sino papahuli mo? Yung ganung sense ng injustice, yan ho yung pinanggaga, yan ho yung a glimpse of the wrath of God na meron pong iniutos ang Diyos, hindi natin ginawa. May pinagbawal ang Diyos, ginawa natin. And the justice of God demands that we be punished for that. Kaya hindi yun natin dapat minamaliit ang kasalanan kasi po, napupot ang Diyos. And God demands punishment sa ating pong ginawang kasalanan. Buti na lang ay may kapatawaran ng Diyos. Now, yung susunod pong katangian ng Diyos, sabi po rito, simulan natin sa umpisa. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and that describes the patience of God. Hindi naman no yung konting gibot galit, hindi ho yung ang Diyos eh kailangan po ng anger management. Hindi naman po. Sa ibang translation, yung slow to anger ay long suffering. Una po, tandaan nyo, pag nagalit ang Diyos, it is in response to our sin. He responds to our sin with His holy wrath. Pero pag sinabi pong slow to anger, hindi po, kumbaga, hindi bigla-bigla ang galit ng Diyos. In fact, yung katulad ng Canaan, nang pinarusahan po ng Panginoon, hindi naman po yung kagad na inaisip na lang ng Diyos para saan sila eh. Naipon yung puot ng Diyos. Napuno yung salop. No, napuno yung salop. Meron nga nagsulat si John McKay sa kanyang aklat po na Exodus. Si John L. McKay. At ang sabi niya, slow to anger does not present the Lord as a frustrated deity who eventually loses patience, acid, and strikes out against those who have thwarted him. It rather acknowledges, pakinggan nyo ito mabuti, that the Lord is reluctant to act against his creation, even when it is in rebellion against him. He waits long to give the sinner opportunity to return in repentance. But he is not forgetful and will not condone sin. At the time of his choosing, if we have not repented at that time, he will act decisively against it.
Kung titingnan nga po natin, binanggit po yan, for example, ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 9, ang sabi niya, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." So, ang Panginoon po, sabi nga, is patient, slow to anger, sapagkat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob, magsisi at magbalik loob sa Kanya. So, doon natin makikita yung katangian ng kanyang pagiging slow to anger. At pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat kung sa moment na magkasala tayo, kinidlatan tayo, matagal na tayo ubos. Mabuti, patient ang Lord. Pero sabi nga, huwag mong isasagad ang, huwag mong aabusuhin ang patience ng Panginoon. Kasi kapag hindi ka pa nagsisi, pag dumating yung punto na itinakda niya, na parusahan ang ating kasalanan, na puno na yung salop, kumbaga, eh hindi ka pa nagsisi, eh ito ay maaring, kung ikaw ay mananampalataya, ikadisipline mo. At diba, sinasabi ko sa inyo, yung tatlong discipline, reproof, no, pagsabihan ka ng Panginoon, dapat makuha ka na sa salita, nakarinig ka ng preaching, tinamaan ka, yung mga ganun ba. Yung pangalawa ay chasten, no, ito yung mga panahon na, nawawalan ka na ng kapayapaan sa ginagawa mo. The more you pursue sin, the, for its pleasure's sake, the less pleasurable it becomes. That is part of God's chastening. Pero pag matigas pa rin ang ulo natin, ayan na, yung scourging. Ang karamdaman ay hindi lamang dahil sa kasalanan, pero may pagkakataon ng kasalanan ay nauuwi sa karamdaman. So, yan po yung tatandaan po natin. Pasalamat tayo, God is slow to anger. Yan. Sa mga kasama po natin ngayon, I would like to encourage you to comment. Babasahin ko po yung mga yan. Ilagay po ninyo dyan kung ano yung katangian ng Diyos na gustong-gusto mo. Of course, sabi nga, lahat ng katangian niya dapat yakapin natin, pero yun yung pinaka nagre-resonate sa iyo. No? Tali, kita mo yung pasensya ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi ang titigas ng ulo, ang tagal ng pick up, pero patuloy na pinagtiyagaan sila ng Panginoon. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na pinagtiyagaan ako ng Panginoon. Dahil kung ako ang Diyos, matagal ko nang hindi na pagpasensyahan si Eric Cortez. Mabuti na lang, God is slow to anger or God is patient. Now, balikan po natin ito. Sabi, basahin uli natin verse 6. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger or patient, and, anong sabi dyan? Abounding, nag-uumapaw in steadfast love and faithfulness. No? Sabi rito, keeping steadfast love for thousands. Yung love, no? Steadfast love, sa Hebrew ay chesed, ay may mga pagkakataon na ito'y isinasalin as loving kindness. Sabi nga po ng ating reference, ito pong kay Philip Ryken, Exodus Save for God's Glory, it refers specifically to the commitment God has made to His people in the covenant. At makikita mo na itinugtong ito sa isa pang katangian ng Diyos. Diba sabi, abounding in steadfast love and faithfulness. And the word faithfulness, truthfulness. Truthfulness sa Hebrew. That God always follow through on His love. His love is loyal and steadfast. And since He never goes back on a promise, once God promises to love, He keeps on loving. And His love is boundless, abounding in love. Sabi nga, it is love without measure and love beyond degree. Sabi nga ni Ryken, the love of God
spreads far and wide. It lasts from generation to generation. God maintains His love. He protects and preserves it. His love endures forever. So yan po yung sinabi po dito sa sinabi po rito sa ating reference, no? Exodus saved for God's glory. At sabi ko nga sa inyo eh, kitang-kita na natin ang pag-ibig at abag ng Panginoon kasi yung pagmamahal niya ay para sa libo-libo. Pero yung kanyang parusa, makita may mercy, hanggang fourth generation pa. Lang, hanggang fourth generation lang. So diyan natin makikita na may hangganan ang pot ng Diyos, pero ang pag-ibig niya ay walang hangganan. So sabi nga, love without measure, love beyond degree, abounding in steadfast love and faithfulness. Now yung faithfulness, sabi ko, truthfulness. Kasi sa Bible, love and truth, magkasama po yan. Di natin dapat paghiwalayin yan. Minsan tayo po na mga nagtuturo, minsan nagdadalang isip tayo. Kasi nga minsan, kapag may mga taong tinutuwid mo, kasi nga ang katotohanan ay masakit. Abay, nagagalit sa'yo, tapos parang sasabi, unloving ka. Para bang ang pagsasabi ng totoo unloving? Although may mga tao, they say the truth without love. But it is not necessarily so that when you tell the truth, you are unloving. There are times that you tell the truth without love, but you cannot love without telling the truth. Parang giving, no? You cannot give without, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ganun din naman, you may be able to tell the truth without love, but you cannot love without telling the truth. Magkasama yan. Alam nyo, yung you can tell the truth without love, yan po yung dahilan bakit, alimbawa, napag-aralan namin sa journalism, na ang libel, di ba, kapag alimbawa, may politiko na inexposed, bukod sa sasabi na politika lang yan, may pagkakataon, nagdidemanda silang libel. Now, karapatan nila yon. At dapat lang talaga parusahan yung mga taong naninira. But we have to know na bagamat libelous, kapag sinabi mo, or slanderous, kapag spoken word, kapag written word, libelous, kapag spoken word, slanderous. Slander kapag sinabi, libel kapag sinulat. Ano yun na? General terms. General terms. Yan ang akin lang pagkakaintindi. Pero I think, ano yan eh, kumbaga nag-overlap yung dalawa eh. Pero sa libel, hindi yung ibig sabihin na libel ka, dinimanda ka ng libel, mali na yung sinabi mo. Okay? Pwede ka nga maging guilty sa libel na tama yung sinabi mo, totoo yung sinabi mo. Kaya nga may pagkakataon ng mga journalist kapag na-convict sa libel, parang ang tawag pa nila yung feather in the cap, parang medalya pa nila yung pinapakita ang katapangan nilang magpahayag ng katotohanan anuman ang kanilang kaharapin. No? Pero sa libel, patutunay mo malis na meron kang intensyon na siraan yung tao. Yun ang mahirap patunayan. Kaya nga ho, dahil nga sa kailangan din na bigyang diin ang freedom of speech, freedom of the press. Kaya nga gustong i-decriminalize yung libel. Anyway, so you can tell the truth without love. But that is not how the Bible intended it. Sa Bible po, magkasama yung love and truth. Halimbawa, kaya nga sabi sa Ephesians, speaking the truth in love. No? Ngayon, sabi nga nila, love without truth is hypocrisy. Kasi nangyayari, makukonsinti mo pa yung tao. Kasi mahal mo eh, kinonsinti mo yung ginawa niya. Then that is a hypocritical love. Because love without the truth is hypocrisy. But, truth without love, when you don't speak the truth in love, it is brutality. Now, you can be aggressive, lagi ko sinasabi, but you should not be abrasive.
Minsan kasi ako nalulungkot ako, no? Mabanggit ko lang. Minsan may mga hindi naiintindihan. Akala nila kasi ang impartiality, neutrality. Hindi po, magkaiba po 'yun. At minsan may mga sinasabi ko, totoo 'yun, non-partisan tayo. Pagdating halimbawa sa socio-political issues o sa mga politiko, non-partisan po tayo. Pero hindi 'yun makakapigil sa atin. Hindi 'yun ibig sabihin ng non-partisan neutrality. Hindi 'yun ibig sabihin na tatahimik na lang tayo kapag may masamang ginawa o tatahimik na lang tayo pag may magandang ginawa. Lagi ko sinasabi, parehong bulag ang wala kang makitang mali at ang walang makitang tama. Yan ang tatandaan natin. So may mga iba na hindi mapalagay kapag may mga sinasabi tayo na hindi sila sang-ayon. Okay lang kung hindi kayo sang-ayon. Pero please do not think na I'm being unloving. Please do not think na I'm not impartial. Ay, maling alam nyo, again ha, impartiality is not neutrality. Yan yung sinasabi sa Channel 7 na walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan. Servisyon totoo lang. No? Walang kinikilingan. Ibig sabihin, kahit sino, kung may mali, pupunin mo. Wala kang poproteksyonan. Yun ang ibig sabihin ng impartiality. Hindi neutrality na see no evil, hear no evil, speak no evil. Eh, ang Panginoon nga eh, sabi, speak the truth in love. In fact, may sinabi pa nga sa Proverbs. Sabi nga eh, open rebuke is better than secret love. Ganda, no? Bakit secret love? Siguro may mga kasama tayo dito sa Bible study na dati meron kayong mga, well, siguro crush lang, hindi naman tagal love, no? Pero hindi ka nagsabi ng iyong nararamdaman. Napunta sa iba. So parang ang sakit sa loob na ang tawag doon, unrequited love. Kaya nga sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Anong silbi ng pagmamahal kung hindi mo ipapahayag? Ganun din naman, ang pagtutuwid ay pagpapahayag ng pagmamahal. Open rebuke is better than secret love. Yan ang sabi. So, ang the Lord is both love and truth. He is abounding in steadfast love and faithfulness. At dapat ganun din po tayo. No? We are to speak the truth in love, or we are to lovingly speak the truth. So, nakita po natin ang katangian ng Diyos that He is merciful, He is gracious, He is slow to anger, He is abounding in steadfast love and faithfulness. Sabi pa, keeping steadfast love for thousands, and we see here that God is forgiving. Sabi dito, forgiving the iniquity and transgression in sins. The word forgiving, pag tinignan po natin sa mga reference, ang ibig sabihin po, to lift or to carry. Sa Greek, yung pong forgive, release. Kasi oh, pag ikaw ay nagkakasala, in a sense, you are in bondage. At pag ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinakakawalan. Yan ang itandaan natin. So, kapag ikaw may kasalanan, you're carrying a burden. But if God has forgiven you, that burden is lifted up or carried away from you. Sabi nga, ito po yung pagsasalarawan ng ginagawa ng Panginoon sa ating kasalanan kapag tayo nagsisit, nagbalik loob sa Kanya. Kapag tayo po humingi ng tawad sa Kanya, He takes it away, lifting the heavy burden of guilt right off our shoulders. Yung pasan-pasan mo ay aalisin ng Panginoon yung kabigatan. O kaya kung to use another metaphor, na parang tinik sa dibdib, kapag kayo humingi ng tawad sa iyong kasalanan, para kang nabunutan ng tinik sa dibdib. So yun po yung mga metaphor na ginamit. So, sabi nga, freedom in forgiveness. Napansinin po natin, binanggit po yung iniquity and transgression and sin. O sa ibang translation, wickedness, rebellion, and sin. At ito daw po yung tatlong categories of unrighteousness. Wickedness, o yung nga, iniquity. Ang ibig sabihin po, to turn aside from what is right and good.
pagtalikod sa mabuti at maganda. To turn from what is right and good. Sa pagtalikod sa tama't mabuti. Yan. Wala Tagalog nun. To turn aside from what is right and good. Kasi pag nagkasala ka, namili ka eh. You have chosen sin. Hindi naman neutral lang kasalanan. Now, mas matindi yung pangalawa, transgression. O sa ibang translation, rebellion. Mas defiant. Mas palaban. Again, let me quote John McKay. At ang sabi ni John McKay sa kanyang commentary ng Exodus, rebellion is a willful violation. Willful. Okay? The terms of the covenant involving not merely disobeying a rule or regulation but betraying the relationship one has with the covenant king. Anyone who commits this kind of sin is a traitor to God. Ano ibig sabihin nito? Meron po mga tinatawag na mga sabihin na natin mga kasalanan hindi sinasadya. Although mababaw yung salitang pagkakamali, kasalanan pa rin yung kahit di mo sinadya. Na? Kasalanan pa rin yun. Pero may kasalanan na yun mahirap yung sinadya. Ito sabi, willful violation of the terms of the covenant. It is not merely disobeying a rule or regulation but betraying the relationship one has with the covenant king. Kumbaga, ito yung kaya nga sabi ng Bible, ang siyang nakakaalam ng tama niyang gawin at hindi niya ginawa ay nagkakasala. Ayan eh. Dalawa, di ba ang sin? Sin of omission, sin of commission. Yung omission, may dapat kang gawin, hindi mo ginawa. Commission, hindi mo dapat gawin, ginawa mo. At ang mahirap nito, alam mo na nga ang mali, ginawa mo pa. Alam mo na nga ang tama, hindi mo pa ginawa. Yun yung willful disobedience. Yan yung rebellion. Rebellion. So, tinukoy dito na ang pagpapatawad ng Panginoon ay para sa mga sinasadya at sinasadyang kasalanan, although hindi ito yung, sige na nga, pahingin na ng tawad. Hindi naman ganun. Kasi kumingi ka ng tawad, talaga nagsisisi ka dapat. Hindi yung mapat masabing humingi ka lang ng tawad. Okay? At ang sabi rito, yun namang pangatlo, di ba, iniquity and transgression and sin, yung sin, general term for sin. It refers to any kind of moral failure. Yan. So, yan yung tatlong kasalanan na tinukoy po rito. Willful, tapos yung pong masabi na natin na stumbling, no, na nadapa ka. Sabi nga eh, mali na kayo nadapa. Eh yung pang nagdapa, nagpatira pa. Diba? Yan ang mahirap dun eh. Yung nagpatira pa. Yun nga yung tinutukoy na transgression. Apo. The point is, God is a forgiving God. Minsan eh, feeling natin na nagkasala tayo to the point na hindi na tayo kayang patawarin ng Diyos. Pero God is willing to forgive our sins. Now, Pastor, eh di ba may binanggit sa Bible yung ano? May binanggit sa Bible yung tungkol sa unpardonable sin. Ha? Eh, paano yun? Alam nyo, ganito yan. Bagamat, ito ha, although minsan, detalye natin ang paliwanag ko. Sa summarize ko na lang. Yung unpardonable sin, ito po yung kasalanan na walang kapatawaran. Yan ang sabi sa Tagalog. At naniniwala ako, sa context nito, ito po yung nung sabihin ng mga Fariseo, ng mga religious leaders, na ang mga himala ng Panginoon ng pinaguhugutang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ni Satanas. They attributed the works of Jesus to Satan. Yun yung context niyan. Kaya may mga Bible scholar na nagsasabi na
hindi na sa panahon natin nakukumit ang sin, ang unpardonable sin, sapagkat wala si Jesus dito in the flesh for us to sin the unpardonable, or commit the unpardonable sin. Okay? And I lean towards that. Ngayon, kung sakaling nagawa ito, nagagawa pa ito ngayon, diba, may mga tao na talagang guilty sa kasalanan nila, at sabi nila, nagawa ko yung ano, may nagawa akong kasalanan sa Diyos, at baka hindi na ako kayang patawarin ng Panginoon. At gusto kong magsisi, ay hindi niya na ako patatawarin, natatakot na lumapit sa Panginoon. Alam nyo, doon sa mga naniniwala na hanggang ngayon ay may nakaka-commit pa na ang pardonable sin, ang nabasa ko is, kung na-commit mo ang unpardonable sin, wala kang desire to seek forgiveness. Ngayon, the fact na nag-grieve ka over your sin, the fact na gusto mong mapatawad, ang mali lang ang pagkakaintindi mo na baka na-commit mo yung unpardonable sin. The fact na nag-grieve ka at gusto mo humingi ng tawad, nahiya ka na lumapit sa Panginoon, hindi mo pa na-commit yung unpardonable sin. Yan o yung tandaan natin. Kasi yung unpardonable sin, matindi ng hardening of the heart yan eh. Yan ay mga pariseo. Malinaw na na nabuhay uli ng Panginoon si Lazaro. Naghimala ang Panginoon, binawan niya muli si Lazaro. Sa halip na maniwala, gusto pa nilang ipapatay si Lazaro. Dahil patuloy nga na may mga tao na hikaya dahil nga sa himala na ginawa ng Panginoon sa pagbuhay kay Lazaro mula sa mga patay. Abay, katinding katigasan ng puso yun eh. Nakita mo na yung ebidensya eh. Hindi sa hindi ka makapaniwala eh, kundi ayaw mong paniwalaan. Yun ho yung unpardonable sin. Kaya ho, kung meron po ritong nakikilig na feeling mo na nagawa mo yun, ay kapatid, kung ikaw ay nandun nakagustuhan mo lumapit sa Diyos at tumingin ng tawad, hindi mo pa na-commit ang unpardonable sin. Hindi pa. Okay? Wala ka pa dun sa ano, sa point of no return. Kumbaga, wala ka pa, yung you have not yet fallen beyond the reach of grace. Okay? So, yun yung tandaan po natin. Pero again, yung ikapito, tingnan nyo, merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness, forgiving God, di ba? Well, kasama na yung keeping steadfast love for thousands, doon sa abounding in steadfast love. Forgiving God, forgiving iniquity and transgression and sin, but ang sabi rito sa pampito, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. So yan ang makikita natin, ang katwiran, ang katarungan ng Diyos, that God is a just God. God is a God of justice. No, hindi naman, yeah, He forgives. But He still condemns sin and will not condone sin. God forgives. God cleanses us from our sins if we confess our sins. But He will not condone our sin. He will condemn our sin. Hindi ho konsentidor ang Diyos. Yan o ang ibig sabihin ng katangian niya ng Diyos, yung kanyang justice. Kaya o, sabi nga, kahit na humingi ka ng tawad, nandun pa rin yung consequence ng kasalanan natin. No? Ang biyaya ng Diyos, doon pinatawad ka. Pero yun nga, yung mabigat yung consequence. No? Sana yung consequence ay, sabi nga, reproof. Pinagsabihan ka lang ng Diyos, masakit din yun, ha? Eh, paano pag yung consequence, eh, matigas pa rin ang ulo mo, umabot ka na sa scourging na ikaw ay parusahan ng ating Panginoon. Alam niyo yung mga katangian na ito, ay sabi nga, ay makikita kay Jesus. Again, let me quote Ryken. Sabi niya, the God who passed by Moses in glory is the God whom we need.
We need a compassionate God who cares about our situation, a gracious God who gives us what we don't deserve, a patient God who won't give up on us, a loving God who is faithful to His promise, and a forgiving God who takes care of or takes away of our sin. But everything po, makikita po natin ito sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga, the Lord, inumpisa niya to, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. Inumpisa niya sa double proclamation of His name, the Lord. At dito natin makikita, remember that we proclaim that Jesus is Lord. At ang mga katangiang ito ay makikita rin po natin sa ating Panginoong Jesus. Po? Yan po yung, yan yung pag-uusapan natin bukas. Paano nakita ang mga katangiang ito sa ating Panginoon? Kasi nga, tandaan ninyo, paulit-ulit kung sinusundan nyo mabuti yung sermon po natin kapag Sunday sa ating pong series on the Gospel of John, that Jesus is equal with God. Kung ano ang Diyos, ganun din ang ating Panginoong Jesus. So ang Panginoon po natin ay merciful, gracious, patient, loving, faithful, forgiving, and just. Yan po ang mga katangian na matatagpuan din po natin sa ating Panginoon. Again, mahalaga po ito, itong kaalaman na ito, sapagkat what is worship again? Worship, pagpapahayag ng kahalagaan ng Panginoon. At nawa, as we continue to look into the attributes of God, lalo po natin siyang napapahalagahan. Lalo po nawang lumalim, di ba? The more we know a person, the more we feel close to the person, the more we love the person. Ganun din naman, the more na pinag-aaralan po natin ang mga katangian ng Diyos as described in the Bible, the more na napapahalagan natin siya, the more na minamahal po natin siya. At nawa mahalin natin ang Diyos with our entire being. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, with our entire being. Sapagkat nararapat lang po na ibigay natin sa Diyos ang buong pagmamahal natin. Sapagkat kita nyo, He's merciful, He's gracious, He's patient, He's loving, He's faithful, He's forgiving, and He is a just God. At dapat lang natin nasambahin ang Panginoon natin. Well, marami pong salamat at again, salamat sapagkat sa kabila po ng recorded ang ating Bible study, kayo po ay nakiisa. At pag kayo mag-alala, sisilipin ko po mga comments po ninyo at kung may mga tanong, eh, sikapin nating sagutin bukas at God willing, ay live po tayo bukas. Marami pong salamat at tayo po ay manalangin. Lord, purihin po kayo sa pagkakataon na ito na amin pong napag-aralan ang inyong salita at nawa lalo pong lumalim ang aming pagmamahal sa inyo, lalo pong tumaas ang aming pagkilala sa inyo, lalo pong lumawak ang aming kaalaman. At nawa Panginoon na hindi po ito manatili sa aming isip lang, kundi ang puso po namin ay mag-umapaw sa pagkilala at pagmamahal sa inyo. Salamat po o Diyos, salamat po. Salamat sa mga kapatid na patuloy na tapat na nakikiisa sa Bible study na to at sa mga maabot pa ng aming pong online Bible study, pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po kami, Panginoon. And may you grant our prayer for healing for our land. Babag po kayo sa aming bayan. Salamat po o Diyos, salamat po. Ito po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa ating pong Bible study ngayong gabing ito. God willing, magkita-kita po tayo bukas. Ito po ang inyong Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalala ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
ang sandigan, banal at tapat, makapangyarihan. O aming Diyos, purihin ang ngalan mo. Panginoon, ang siyang nagligtas sa pinili mo, sa iyong kawan. O aming Diyos, purihin ang ngalan mo. Dakila ang Diyos, papuri sa iyo. Hi.